Good morning guys, welcome sa RJ's Farm. So yung mga cosmos natin na nagbo-bloom na sila, ayan oh. Kulay golden yellow sila, tsaka yung orange. And then ito si Tatang, piniprepare niya yung lupa ulit, baka magtanim siya ng ano tatang mo Jatang? Sili, no? Siling pangsigang siguro para daw may mapipitas tayo para hindi daw nakabakante itong lupa habang minamaster muna natin yung pagtatanim ng sunflower kasi first time natin magtanim ng sunflower na yung mga mamahalin. So tinitingnan muna natin kung paano yung discard sa pagtatanim para tumama sila sa date na gusto nating mamulaklak sila. So ang mga sunflower 45 to 55 days lang naman ng mga to eh. Pero itong ginamit natin variety dito ngayon, yung mga pang flower shop na, hindi yung kagaya dun sa dulo dun na pang ano lang sila, ornamental lang, pang picture picture. Ito yung mga pang business, ayan sila. So almost nagsubok lang kami rito na mga 450 na halaman, 450 na seedlings. Ayan, ito yung mga dati kasi rito ang tinanim natin, sunflower. So yung sunflower almost 1 week lang silang mabubuhay, then pangit na ulit, mamamatay na sila. Pero itong mga cosmos napansin namin, pwede mo silang i-trim, then umaabot sila siguro na mga 5 months or 6 months. Matagal ang buhay nila. And then ito pala yung ating dwarf na papaya, itong Red Lady. Yan. So ito yung mga bunga niya, may manibalang na tsaka may pahinog na. Ayan, dami nila. So may 20 to siguro, 20 na puno niya, bunga. Ayan, continuous pa rin siya. Ayan, namumulaklak pa rin siya. Ayan, ayan sila. Daming bunga. So mapapansin nyo to, nasa ano lang to, 6 feet, 7 feet na. Ayan, ito lang siya. So may pagkukuha na tayo ng pang tinola, tsaka yung papahinog na papaya. Ito rin tong iba. Ito, nasa 4 feet lang to. Kulang 4 feet. Ayan, nagbubulaklak na siya. Ayan, nagbubulaklak na siya. Ayan. So, dwarf papaya to, Red Lady. 6 months sila. 6 months, magbubunga na sila. And then ngayon, nagpapapitas na naman si Kuya Nald. Almost, simula nung January 1, 8 tons na yung na-harvest nila. So medyo gumaganda yung presyo ng kamatis ngayon. So sisimulan na natin ibalik yung arko dito, yung dating ginawa natin, para may pangalan yung farm tsaka doon sa bungad. Yan. So i-check muna natin yung mga napro nating mga Brazilian hybrid na grapes. So almost 2 weeks na sila niyan mula nung na-prune na natin sila, and then kung tuloy-tuloy sila, nakasked sila ng mga April. So far naman yung mga nailabas nila mga sanga tsaka down, mga healthy naman sila, ayun. And then ito yung maganda dito, naglabas na rin sila ng mga bulaklak. Ayan. So mapapansin natin, medyo hinabaan na natin yung mga fruiting cane nila para marami sila mailabas na, ayan, bulaklak. Ito pa. Tsaka maano sila ngayon, medyo mahahaba, ayan, mga bunches nila. So ang gagawin natin yan dito ay medyo itatali natin sila rito para hindi sila matanggal ng hangin. And then kagaya nito, sobrang dami. Ang gagawin natin dyan ay magbabawas tayo para maging maluwag or
yung hangin, makadaan sila, makadaan sa gitna para kung sakaling umulan o mataas, malakas ang hamog, mabilis silang matuyo dahil nahanginan sila. So para naman ngayon hindi pa sila ano sa dahil El Nino ngayon, medyo mababa yung ulan. So nakakapabor, medyo nakapabor tayo sa walang ulan. Ayun sila. Pero dahil ano ngayon na may amihan, ngayon pala nagsisimula yung lamig dito. So mataas yung moisture content ng ano pag madaling umaga. So kailangan natin i-maintenance sila ng mga fungicide every other day. Then ito na pala yung mga na palitan na natin ng mga puno na namatay. So nagsisimula na tayong magtanim ng mga namatay na mga ilan-ilang puno. Siguro nasa 15 na puno to. Para hindi na tayo may kapalit pa sila. Ito na sila. Then ito yung mga katawba natin na medyo mahaba na yung mga dahon nila at saka yung mga sanga nila. Dadahon na. So balak nating ibalik yung dati na pagpupaspasok ka dito sa ilalim ng ubasan, presko yung wala kang walang dumidiretso yung init dito. So kaya pag na-open natin dito, pwede na maglagay tayo ng table dito at magpapakape pag bumaga. Kasi presko dito niyan eh, lalo na ngayon. Kaya pala itong mga mulberry natin. Mga mulberry natin naka-sched for February, March, April. Ha, ganyan, i-open natin. So, yung first batch, 3 weeks ago, then 2 weeks, then 1 week. So, hindi sila sabay-sabay para ma-maximize natin yung pagbunga nila. Tsaka para pag nakuha nila, konti lang yung mga natatapon or mga nalalaglag. Pag sabay-sabay kasi, over sila sa bunga, nalalaglag na lang. Yan, ito yung almost magwa 1 week, ay nagbabad break na sila. Ito naman yung almost 2 weeks. Yan, lalabas din sila ng bunga. And then ito yung magti 3 weeks. Ayan. Malalaki na yung mga bunga nila. Ayan. So naka-schedule sila ng Valentine's kung aabot or mid-February. Ayan. Ito yung mga katatapos lang noong December. Nakapahing nga sila ngayon. So by pagpahinog na siguro yung mga to, nakakakita na tayo ng mga red. Isusunod na muna natin to para ipuprun natin para sunod-sunod yung pagbunga nila hanggang April para pag nag-open tayo kasi bakasyon yun eh, mahal na araw. Then ito pa rin yung mga bago natin tanim na mulberry. Yan, malulusog sila. Tapos siguro by June lang to pwede na natin ulit itatry pabungahin.